Patuloy pa rin umiiral ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ dito sa bahagi ng Mindanao kung saan ngayong araw magdudulot pa rin ito ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa ilang bahagi ng Mindanao. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, ngayong araw ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan. Meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated ng mga pag-ulan dulot ng ITCZ at ng mga localized thunderstorms. At sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor or namamataan pa na sama ng panahon na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. Ngunit sa mga susunod na araw ay hindi natin inaalis yung posibilidad na may isang low pressure area na mabuo sa loob ng ating area of responsibility. Kaya continuous monitoring tayo at patuloy na mag-antabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, dito sa buong bahagi ng Luzon kasama na dyan ng Metro Manila ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan dahil nga po hindi pa gaano ngayong nakakaapekto muli ang habagat or yung southwest monsoon sa ating bansa ay na-expect natin na magiging mababa yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ngunit meron pa rin po tayong posibilidad ng mga isolated na mga pag-ulan. Ito yung mga panandalian at mga biglaang pag-ulan lalong-lalo na sa hapon at gabi. Dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. And ang ating mga regional offices ay nagpapalabas din po ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan nito. Kaya kapag po tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalilibutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan nito. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 33 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ang bahagi ng Zamboanga Peninsula maging ang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ngayong araw ay makakaranas pa rin ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot yan ng ITCZ. Samantala, ang buong bahagi naman ng Visayas maging ang nalalabing bahagi pa ng Mindanao. Ngayong araw ay meron lamang tayong mga tsansa pa din ng mga isolated ng mga pag-ulan dulot ng ITCZ at ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, ito pong mga pag-ulan nito, posible pa rin maging malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayong nataas na gale warning kaya malaya makapalaot yung mga kababayan natin mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, in the next 3 days dito yan sa bahagi ng Metro Manila maging sa Baguio City ay patuloy na magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung ating kalangitan. Meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated ng mga pag-ulan. Dulot yan ng mga localized thunderstorms. Kaya muli po, kapag tayo ay lalabas, ay huwag pa rin po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga biglaang pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 33 degrees Celsius at sa Baguio City naman ay 18 to 24 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Legazpi City at Metro Cebu, bukas ng Miyerkules maging sa Huwebes ay patuloy pa rin tayo makaranas ng mga isolated ng mga pag-ulan lamang. Ngunit by Friday naman ay magiging mataas na yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot yan ng ITCZ at sa posibilidad na meron niya tayong mabuo na LPA sa loob ng ating area of responsibility. So continuous monitoring po tayo muli at patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA. Agwat ang temperatura sa Legazpi City ay mula 25 to 33 degrees Celsius at sa Metro Cebu naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Metro Davao, in the next 3 days ay patuloy po tayong makaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated or yung mga panandalian at mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot yan ng ITCZ at ng mga localized thunderstorms. And muli po, during severe thunderstorms, itong mga pag-ulan nito, posible pa rin maging malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot
ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura dito sa Metro Davao ay mula 25 to 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:45 ng umaga at lulubog mamayang 5:56 ng hapon.